Tapos, I made this. 100 pesos. Hello, everyone. Ang mabilis na yung... In the past few days, it was just... super perfect. And all I ever wanted was everything. I love them. I got myself some flowers. Actually, hindi ko talaga alam kung maganda sila. Pero itong green kasi na to. Ang tagal ko na to gusto bilhin. Pero hindi ko alam paano siya i-arrange. And itong dalawang colors na to, nakita ko siya sa iisang seller. So parang na-attract ako nung nakita ko sila magkasama. Sana hindi pa to masisira, pero ito yung itsura niya. 100 pesos for this much. As in, sobrang dami ng bulaklak na to. This one naman was 150. So this is how I spent the first few days or the first week of 2024. By the way, Happy New Year, everyone. I think this is the first official vlog of 2024 this year. And I'm so happy to have you guys around. Going back, noong December kasi talaga, as in parang in a week, palaging may dalawang alis or parang every other day may alis leading up to the new year. And sobrang, ewan ko talaga, pero ang galing kasi hindi agad na lowbat yung social battery ko. Tingin ko kasi ang sasaya rin ng mga nangyari, pero physically, honestly, I was really tired. Kaya nung tapos na yung holidays, I really took it upon myself to make myself feel relaxed. Kaya nung first week, parang nagsistay in lang talaga ako. Parang lumalabas siguro ako to buy some stuff, ganon, some essentials. Pero most of the time, I was just at home. I just did a little bit of shopping. Sa kala ko medyo mahaba yung restock ko doon. Parang ang dami na niya sa paningin ko. Pero onti lang talaga ako mamili kasi malapit lang ako sa bilihan. But the next day, I bought some vegetables, some meat. There are some days na I would go out parang to change my scenery. And if I feel like I deserve a little something-something. Parang ganun. Kasi nung December, I didn't really buy anything for myself. Di naman record, pero ayun, some days, parang I feel like I need to treat myself. There are also some days where I would fix myself up and pretend that I'm going somewhere, pero dito lang talaga ako. There are some nights naman din na I would drink wine, I would sing, I would stay up so late. So para sa akin, parang dinedicate ko yung first to mid second week of January. I'm doing things that will make me feel good, relaxed, and feeling ko kasi that's a good way to start the year para ma-regulate ba yung aking sarili. Start ko talaga yung year na parang everything feels good. Ewan ko rin, hindi ko alam sinasabi ko. Hello everyone, today is Saturday and kakagaling ko lang ng church. I was with my boyfriend a while ago. Saturdays kasi yung church nila. So yun, kanina kasama ko siya pero ngayon ako na lang mag-isa and I really wanna do something productive today. Usually, weekends parang rest day, pero ako, may mga times talaga na pag weekend, gusto ko dun ako most productive. I was gonna try to do parang a weekend reset video, pero nakapaglinis na kasi ako. Yun, ewan ko, naglinis talaga ako bago mag-weekend. Parang I make sure na kapag gising ko, malinis yung space ko. So, hindi ko na rin yung na-vlog, kasi usually kapag naglinis ako, parang ako siyang alone time na I cannot be bothered to do anything else. Hindi ko kaya mag-multitask. So, hindi na ako nakapag-vlog. Diba naglinis ako kahapon? Tapos, napapansin ko na parang may kulang kasi talaga eh. Dito, lalo na dito sa bedroom, parang medyo may hindi ako gustong pwesto. Pero kasi, ang hirap na nilang ipwesto kasi yung bintana nandito. Nilipat ko pala, by the way, yung salamin dyan. Nandun siya, diba, sa living room nung una. Kaso kasi, it's really hard for me to dress up kasi nandito yung dresser ko. Tapos lumalabas pa ako para i-check yung sarili ko. Wait, let me show you guys yung setup kasi parang hindi ko masyado gusto yung setup ko, tingin ko. Medyo magulo pala kasi nanood din ako ng movie kagabi. Pero nilipat ko na yung closet ko dito sa side. Before kasi, diba, from the door, nakaharap yung closet. So ngayon, nandiyan na siya sa side.
Tapos, my side table is there. Dapat doon siya kasi nilipad ko muna dyan. Tapos yung salamin ko, yung full-length mirror ko, nilipad ko siya dyan. I think okay lang naman kasi hindi naman siya as in harap ng salamin. Hindi ko nakikita yung sarili ko eh. So, I think hindi naman yan masama. Tingnan ko kasi parang yung bed kasi, parang medyo na-off ako sa pwesto niya. Kasi natatamaan niya yung curtains and gusto ko rin kasi mag-comforter. Kaso, naiisip ko, pag nag-comforter ako, hindi siya yung, alam mo yung nakalabas yung isa, pero yung isa, itutok in mo dun yung comforter. So, parang medyo awkward siya. Ito namang mirror na to. Itong medyo may pa-curve. Bala ko siya i-drill dun sa main living room. I don't know, man. Parang may better na pwesto. Parang gusto ko nga sana dito yung desk eh, dito sa bandang bintana. Kaso, hindi ko alam. Hindi ko pa talaga alam. Told you guys na wala talaga akong binili for myself noong December. Yun, totoo yun. Pero noong January, yun, medyo bumawi na ako sa sarili ko noon. Hindi, actually, yung iba dito binili ko noong December. Pero parang January na rin siya. I-count na lang natin as January. And I also got, by the way, yung mga ginawa ko from my hand building workshop. So let me show you. Okay, something fun. I'm really excited to show you guys itong mga creations ko. Meron lang siyang mga fail. Pero ni-raise ko naman na yung concern ko dun sa studio. It took a while actually. Parang it took 2 months rin or more than a month. Anyway, ito yung kinalabasan ng first session ko. We have here a cow print matcha bowl. I super love my creation. Medyo ano nga lang siya. Medyo hindi siya ganun ka-deep. But I will still use it for my matcha. Pero dapat mas mataas pa sana. Pero here, I don't know if you guys can see, nilagyan ko siya ng letters na kalagay, Matcha by Chels. I also like itong ginawa kong tip na to para pag ipupour ko. Ganon! Hindi lang ganon ka-solid yung ibang black, pero it looks really good. Okay, itong next naman, I have been super vocal na gusto ko talaga ng yin-yang na mug or cup. So I finally made one kasi hindi ako makakita talaga sa mga stores. So I made one myself. And I super love how it turned out. Hindi lang ganun kaganda yung pag-paint ko sa iba eh, katulad dito. Medyo lumiit nga lang to. Alam ko mas malaki yung nagawa ko talaga. Pero sinabi naman na sa amin na sa drying process, magsha-shrink siya kasi yung clay, meron siyang mga tubig. Medyo lumiit to, pero I will still use this for my iced coffee. Hindi lang dito hot. Basta kahit maliit lang yung serving, gagamitin ko talaga to. Kasi this is, I have been waiting for this day. I really have been wanting a yin-yang cup. So, ayun, I'm so happy with this. Yun nga lang, ayun ko kung napapansin nyo. Pero ni-raise ko na yung concern ko dito. Ang feeling ko hindi siya fully na-glaze. Kasi magaspang pa yung babang part niya. But overall, it looks really good. Kapag pipicturan ko to, dito sa harap na to, dito sa side na to, kasi mas okay yung paggawa ko nung bilog. Dito kasi medyo na-feel yung bilog ko dyan eh. Pero I'm so happy. Ah, it's so pretty! Next goal ko is to make a bigger one or a taller one. Tapos isang may handle. Thus, I made these amazing. First one up is itong something na hindi ko talaga alam. Dapat vase. Actually, pwede naman. Tapos parang iniba ko yung shape so it can also be a candle holder. I would rate this a 6 out of 10. Tingin ko pwede siyang 8. Kung solid yung pagkaka-paint ko sa kanya. Pero, pwede na rin itong pang H&M home. I decided na dito ko ipopropagate itong plant ko na to. And it's perfect. It fits really well. I don't know, but I think I might paint this. Tingin ko okay lang naman. Yun, hindi rin siya gaano na-glaze ng maayos. Pero, it's weird. Itong creation, medyo weird siya. Pero, we like weird. 5 out of 10. Okay naman. Ang theme ko talaga ay ano eh, parang marble-ish. Oh! Wala yung handle ko. Where's the handle? Hindi ako natutuwa! Lulukot ako onti. Paano kaya? Ano kaya ang pwede kong gawin? Pwede ko ba siyang isand, lihain?
Para matanggal lang yung umbok na yan. Oh. Nag-curve-curve pa ako ng handle. Ang ending, natanggal siya. Hindi siya ganun ka-strong ba or hindi ganun kaganda yung gawa ko. Kaya nung finar ata siya or nung glinay siya, natanggal. So yun, sayang to. Ewan ko paano ko ipa-flatten kahit yung umbok dyan. Para lang gawin sana siyang saucer. Pero just imagine if hindi natanggal yung handle, tingin ko ang ganda na itong gawa ko. I got this from Landmark sa may BGC kasi wala pala akong bigger bowl. Yung parang pwede mo lagyan kunwari ng pasta or a bigger portion ng mga ulam, ganon, salad. I don't have that. As in, maliliit lang parang single size cereal bowl yung mga meron ako, noodle bowl. Now, these are one of my favorites. I got this from Miss Kokoy on Instagram. Nakita ko kasi nag-post siya on her stories na yung friend daw niya nagbabazar sa may dapitan. So, tinanong ko if pwede ko bang ipasabay na lang sa kanya. Tapos ito yung bilin. So, she got this. Oh wait, here we have two glasses. And I like that they're stackable. Also comes with a pitcher. So, this is the full set. And I got them for just $250. Super love them! Then, some other gifts that I got is this blue mug from my cousin, si Ate Pao. I super love this. It's a double wall glass na color blue yung loob. This is one thing from my likes sa Shopee. And I finally have it. This bowl from the SM department store. I super love yung color kasi na to. It's just, I think, 100 pesos. Some other things that I recently purchased, I really told myself na tama na muna. Pero hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko. Pero feeling ko naman, yung mga ganito ko, it's a decent amount. Kasi minsan kapag may bisita ako, nauubos siya. So, let me show you guys my recent Japan surplus pickups. First one is itong saucer na to. I really like itong parang paahan niya. May mga black siya. Parang marble style. So, that's what it looks like. Hindi ko natiis na hindi to bilin. This is really beautiful. Actually, parang pag iniisip ko, parang siyang bagwa. Parang kusakino ka dyan. I have a thing for terracotta. So, I picked this up. Kasi super perfect niya dun sa matcha bowl ko na binili ko nun sa Tagaytay. Nung nag-surplus kami doon. Pero this is, I mean, it's a small plate. Sobrang cute! Ang cute niya talaga. Tingnan niya. Pakita ko sa inyo yung matcha bowl ko. This is the matcha bowl that I was referring to. Look at that. They're so pretty! Ayun yung gusto ko eh. Kapag magaganda yung mga ceramics ko, ganun. Parang ang saya mag-food prep. It's one of my favorite purchases. I got this for just 100 pesos, guys. As in, muntik na ako bumili ng fake plant. Tapos, bibili ka pa ng vase, diba? Pero ito, meron na siyang pot. Tapos, parang napamukha na siyang totoo. Kunwari may mga ugat-ugat dyan. Pero ito, super realistic. Currently, this is what my cabinet looks like. And wala kasi siya yung asin yung parang shelves, yung hirap mag-organize. So that's why I decided to get this. Wala to, yung mga pots ko, nakaganyan-ganyan sila, nakapatong-patong sa isa't isa. Sorry, ang gulo neto. Pero, ayun, ang hirap kumuha ng mga gamit. So now, I think it will be easier. So this is what it looks like now, and it looks pretty good. I'm still thinking if bibili ba ako ng isa pang ganito, or kasi gusto ko talaga sana magkaroon ng drawer for the plates and for the other mugs. Kasi yung mga plates ko nandun sa taas, and sometimes when people come over, it's really hard for them to get the items, you know, yung mga plates, yung mga baso, kasi it's really high up there. But yeah, so far, this is what this cabinet looks like. So, ayan yung cooler ko, and then my tissues. Here and here, andyan yung aking yung mga laundry bag ko, yung mga IKEA bag, paper bags.
Ziplocs and some other things na parang really come in handy. Hello everyone and good morning. I am in my workout attire. Attire. Actually, the past few days, if I'm gonna be super honest, I wasn't really feeling myself. So I've been staying here lang sa kwarto. Let's just say I was feeling my feelings. And then yesterday, I told myself when I woke up na I'm gonna start moving. Kahapon lang talaga ako parang naging okay. Bigyan akong kumikilos. Parang I feel like it really just starts slowly na parang kapag may nafe-feel ka, you get back to yourself slowly. Yesterday was the first time na parang I really moved. And I went out to buy groceries, mga ganang bagay. I know it seems like something na parang di naman ganun kalala, pero kasi nandito lang talaga ako. Yesterday was the start, and today parang I wanted to be different. Parang gusto ko gumalaw ng parang mas extra, parang do something na I haven't done in a while. Today, I am planning na mag-jog or tumakbo-takbo dyan, dito lang sa vicinity ng condo. Malaki kasi yung parang jogging trail dito, pero I haven't gone jogging here. Ever since I moved in, di ko pa natatry. Kahit nga sa bahay kasi, parang ayoko talaga yung parang nagja-jogging ako in an area na taga dun ako. Pag magja-jogging ako, gusto ko mag-start ako dun sa malayo. Yung hindi ko makikita yung mga araw-araw kong nakikita ng tao. But today is gonna be different. We are gonna release all of the worries, all of the ilang na mararamdaman ko, and I'm just gonna start doing it. Kasi gusto ko talaga sana mag-start mag-jogging dito. Kasi ayun nga, laki ng area. And ayoko siyang masayang. Kaya, I'm just gonna do it. I mean, I'm gonna be wearing a shirt on top of this. Pero, yun, kinakabahan ako. But I'm gonna be doing this for myself. Here's to Wellness 2024. This is my leftover wrap. Masyado siyang matagalan sa air fryer. Pero this is good. Cucumber, eggs, and tuna with QP. Yeah, that will be all for today's video. I know it's a little short, but thank you for clicking on this. I hope that you guys are having a great January so far. And just a reminder to take things slow if you feel like you need to take things. So I hope that made sense. Pero yun, I'll see you guys next week.